hindi. Walang pera yung starlet na yan. Meron po kasi boyfriend niya si politician. Ah! Hello! Yung director, isang sikat na siga. Eto, director muna. Eto ang Rita ni Tita Marilyn Trunken. Ayan yung director. Sino? Ayan, sino? Ito yung director. Sino yung, politiko at saka yung... Yung politiko, hindi na nun eh. Yung politiko, mahirap, delikado. Hindi, yun yung starlet na lang. Boris Bigornio. Politician, kilala yung politician. Gumagawa na ba yung batang ito ng gano'n? Pero lagi nga niya kasama yung mami niya. Uy, alam mo, may balita na akong ganyan. Oh my God! Pero hindi ko akalain yung ganda-ganda niya. Ayoko maniwala, friend mo rin yun May I go out? Teka lang, siya lang. Sino mo na yung politiko? Hindi ako papayan. Hindi nasabihan yung politiko. Feeling ko naman na. Siya lang, anong position niya? Hindi nila kinala. Anong position? Mayor, congressman, senator? Hindi. Uy, mayaman ko noon, naghirap lang, di ba? Bakit? Protected sa kaibigan mo, nararamdam ko. Pero, alam mo, may kwento kasi. Sinungala yung director at saka yung dalawang sikat na ano, anak, may kwento kasi na naputulan ng ilaw, naputulan ng tubig, madilim ang mundo naman ina. May mga proyekto, hindi siguro sapat sa kanilang pangangailangan. At yung nanay, mukhang very promising nga na mag-boogie wonderland. Uy, sana hindi naman si Mami Toot. Ano, chika-chika ko rin yun eh. Sana may award. Most Mami promising Toot, boogie wonderland. Mami Toot. Pero hindi, paano hindi magiging boogie wonderland? Bumaba pa siya, gave love. Para ni Peran. Ano ko, starlet yun, ha? Hawak ko talaga yung imaginary. Dahil dyan, habang hawak ko po ang perang bigay nung nanay na starlet, maraming salamat. Uncle Sam Denorado Rice, Rene Gastov Universal Stainless Ware, Lilis Peanut Butter Bodega ng Bayan, Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan, salamat sa iyo. Dr. Reynaldo David ng David Surgery Center, maraming salamat sa Gigi. At hello to Ami Robles. Ani ba to? Ami Robles and Art Guzman mula kay Karen Martinez ni Willie Revillame. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik po agad ang Juicy! Next quiz. Singer Ronnie Liang sasagot na sa isyung nagkakalabuan na sila ng kanyang manager. Tuloy-tuloy lang ang over-the-top na chikahan sa aming pagbabalik. Welcome back, mga ka-sessions. May showbiz feed muna tayo with Alex Gonzalez. Okay. Siya pangga ngayon. Si Laika Dinava, Gwen Molina, Genevieve Pabilan, Michi Flores Pabilan, Cheryl Balsamo, Eunice Solango. Balsamo ba yan? Balsamo and Eunice Solano. Solano. Balsamo. Patrick Beltran and Jazel Hernandez. Alright. Showbiz feed. Ito na. People's Journal, sulat ni Vinya Vivar. Mm-hmm. Robin Padilla, rinigaluhan si Mariel ng Sing Sing worth 1 million. Woo! Siguro yun yung suot ni Mariel nung minsan. Nakita ko yun eh. Yun. Ano ba score sa relasyon ni Mr. Robin Padilla tsaka ni Ate Mariel? Ito nga, ang daming mga kasamahan ko manunulat na nagtatampo dahil nag-deny si Mariel. Parang sabi daw ni Mariel, we're just friends. Paano namang we're just friends? Huwag naman pati tayo. Ay, ganun, di ba? Meron pang dyan, di ba may tweet si Mariel na pinapaalam niya naman sa buong mundo na sabi niya, a friend of a friend made me feel bad. Or at least I thought he was my friend. Then Robin made me feel better. And then I say again, all caps, I love Robin. Huh? Yes. Nasa wawawi pa lang diba? Si Robin. Ay, yung heart yun eh, I love. Nasa wawawi pa lang daw si Robin, mahal na niya. At hindi na itatago, may relasyon sila. Nagpunta pa nga sila sa birthday ni Queenie. At saka ano makatingin si sa wawawi daw, makatingin si Mariel ng parang naglalawa yan, lola mo. Ano yan? Atulol? Parang ganun, parang yung body. Parang sexy star. Siguro magkakaroon na rin sila ng pelikula, I'm sure. Ay, hindi natuloy yung kay Robin tsaka yung kapatid mo. Baka. Ay, nakapatid. Okay. Temp.ph, sulat ni Jocelyn Di Maculangan. Uy, dito ka freshness. Okay na ba? Maxine Magalona, inaming si Dominic Rocco, ang pinakamalapit na lalaki sa buhay niya ngayon. This is what I like about Maxine. Parang hindi siya parang natatakot aminin sino ba yun, guys, sa buhay niya. Hindi siya nagde-deny, di ba? I really like this about Maxine. So, Maxine, alam ko you're a very, very good girl, a very good girlfriend. At sana naman maging okay yung relationship yun ni Very good girlfriend ba siya? Eh, ang latest chika,
wala na sila ni Dominique. Hoy, hindi. Kasi kahapon lang sa taping ng BFGF, yung best friend niya nandun na si Kano, bumisita sila kasama niya si Felix Rocco and Dominique. Sila pa rin. Sila pa rin. Oh, tsaka si Maxine, silang tatlo, bumisita sila sa taping. I bet meron daw sa Twitter. Hanapin mo nga sa Twitter. Ganon? Wala ka naman Twitter. Nakikipwit. Meron ako. Ay, talaga? Hindi ko binubuksan lang. Hindi. Ano pa rin sila? Kahapon ko binabasa. May ano pa rin sila? May shoutout pa rin sila sa isa't isa. So, okay naman sila siguro. Kasi siya lang, hindi credible naman sila sa akin. Credible siya yung katratan blues na totoo nangyari. Okay, eto. Next story, si Karina Sanchez ba, namimiss niya ba ang broadcasting? Kasi one year na yata si Karina nawala sa kanyang radio program and of course broadcasting the news. And a lot of people are asking, is this something na magiging permanent na hindi na siya babalik or is she missing the craft? Let's find out with Karina Sanchez herself. Nakausap ng Juicy ang kilalang broadcast journalist na si Karina Sanchez. At kinumusta namin siya after being away from the limelight ng halos isang taon. Actually, I've been away for more than a year from radio and news. Hindi ko pa masyadong naminis. Kasi marami pa akong talagang sinimulang project that I'm also busy with. That has everything to do with my charities and also my family. Yung mga kapatid ko, natututukan ko ngayon. Tsaka nababalikan ko yung pagsusulat ko. Sa akin parang, ay, naka-isang taon na pala. Hindi ko na malayan. Kasi busy kami nangangampanya. In touch naman ako sa friends ko in ABS. So parang hindi rin ako nawala. Abreast pa rin ako sa mga chismis sa loob. Parang it hasn't really been that long, but I'm speaking, I'm having a series of meetings with management kung ano ang gagawin ko next. Oh, ready na akong bumalik. It now depends lang kung ano ang babalikan ko, kung ano ang pwede. So sabi ko, Citizen Mar naman si Mar ngayon. So I don't see any reason naman why I can't go back to my former platforms. I will always be with them. So it really all depends on what we talk about. Nakabalik na si Kabayang Nolly De Castro sa radyo. May balitang balak silang pagsamahin ni Karina ng ABS-CBN. Masaya yun kasi si Nolly, si Vice President De Castro, yan ang unang-una kong naging co-anchor sa Magandang Umaga. Kaya ako naging matatas mag-Tagalog. Kasi siya ang katapat ko. Sa kanya ako natuto. I'd be glad to work with him again. Kahit misis na siya ni Senator Mar Rojas, ay nagjo-joke pa rin si Ate Kuring na hindi pa rin ito nagsisink in sa kanya. Halata na ba? Di pa naman, di ba? Hindi pa naman halata. Kaya pagka lumalabas ako, napipilitan ako mag-ayos ngayon, Walden. Sabi ko, ayoko magmukhang misis. Para may emotional stability ka, meron kang emotional security. And I think it was really the right time to kind of settle down kasi may edad na kami pareho. Hindi na kami petty, wala na kami masyadong pinag-aawayan, you know. So, kailangan talaga 40 and above kayo mag-asawa. Napag-uusapan na rin daw nila ni Senator Mar ang pagkakaroon ng baby. Well, pinag-uusapan na rin namin yon kasi sabi ng aking OB-gynecologist, bilisan mo na! That will be sooner than later. Pero ang magkaroon ng government position ay isang bagay na wala raw sa bokabularyo ni Miss Karina. Please, no way. Ayoko talaga. Love ko ang pagiging journalist ko sa pagsusulat, sa radyo at sa TV. Yan talaga ang love ko. And yan talaga ang medyo na-miss ko, di ba? Medyo masama loob ko. I had to leave so early. So I'm looking forward to going back. Mga ka-freshness, excited din ba kayo kung muling magbabalik TV na si Karina bilang katambal ni Kabayang Nolly? Okay, ayan si Karina Sanchez. So, sabi niya, hindi niya medyo nami-miss ang broadcasting, but that's her real love, her first love. Kung babalik si Karina, parang Willy Revilla may babae si Karina, eh, no? Nung mawala, hinahanap. Kung babalik si Karina, ang ina-expect siguro ng taong bayan, sila ni Ted Filon, di ba? Ang balang Filon at Sanchez. Kasi yung kay Kabayang Nolly, eh, kanya na lang yon. Mag-isa lang siya doon. Magaling si Pinky Webb, pero talagang alam naman ni Pinky na original talagang magkatambal doon, Karina at saka Ted. Sana ano na lang, balik nila yung Hoy Gising. Hoy Gising after ng May sinabi natin si Miss Karina, di ba? Sabi niya sa isang interview, kung